topic natin ngayon ay finds the domain and the range of a function. Kapag sinabing domain, ito yung x-coordinate or is the set of all points over which a function is defined. Kapag sinabi namang range, ito yung y-coordinate or is the set of possible output values. Bago mag-proceed sa domain and range, kailangan maging familiar sa braces. Ang braces ay ginagamit kapag specific ang values. Kapag parenthesis naman, for not included values. Ibig sabihin, hindi kasama yung number or value. Kapag brackets naman, ito yung for included values. Gagamitin ang bracket kapag included yung values. Example, find the domain and range of set of points with coordinates 1040, 310, 420, 30, and 5. Again, kapag sinabing domain, ito yung mga x-coordinates. So here, ang domain natin ay 10, 3, 4, at 30. Ang range naman ay yung mga y-coordinates. So ang range natin, 40, 10, 20, at 5. Ganun lang siya kasimple. Basta ang domain ay ang x-coordinates at ang range ay ang y-coordinate. Example naman ng function. We have f of x is equal to x minus 1. Gawin natin ng table ng x at f of x. Take note, ang f of x ay equivalent sa y. Let's say kapag ang x natin ay 0, ibig sabihin, papalitan ang value ng x ng 0. So magkakaroon ng 0 minus 1 is equal to negative 1. So f of 0 ay negative 1. Kapag ang x naman ay 1, papalitan ang value ng x ng 1, kakaroon ng f of 1 is equal to 1 minus 1 ay 0. So f of 1 ay 0. Kapag ang x naman ay 2, kakaroon ng f of 2 is equal to 2 minus 1 ay 1. So ang f of 2 ay 1. Kapag ang x naman ay 3, papalitan ng value ng x ng 3, magkakaroon ng 3 minus 1 ay 2. So, ang f of 3 ay 2. Then, kapag na-complete na yung table, pwede na ma-determine kung ano ang domain at range. Again, ang domain ay yung x-coordinates. So, ang domain natin sa example na to ay 0, 1, 2, at 3. Kung mapapansin nyo, braces ang ginamit natin. Kasi specific ang values ng domain. At ang range, again, ang f of x ay equal sa y. So, ang range ay ang y coordinates. Negative 1, 0, 1, at 2. Again, ang ginamit natin ay braces kasi specific ang values ng range. How about kapag graph ang given? Kapag graph ang given, kailangan mag-pay attention kung ang mga endpoints ay shaded or not shaded. Kailangan lang nating alamin dito kung saan ang pinaka inaabot ng graph from left to right, from lowest to highest. Example number 1, para ma-determine ang domain, kailangan lang nating malaman kung from left to right
ano ang mga points na tinamaan ng graph. For example, ang pinaka-left part ng graph ay nasa tapat ng negative 3. At ang pinaka-right niya na inabot ng graph ay sa tapat ng positive 3. Pero take note, ang endpoint na nasa tapat ng positive 3 ay walang shade. Ibig sabihin, hindi included ang positive 3. So, ang domain natin ay bracket negative 3, 3 parenthesis. Bracket before the negative 3 kasi tumama ang graph sa point na nakatapat sa negative 3. At sa pagkatapos ng 3, ang ginamit natin ay parenthesis dahil hindi included ang 3. Ang range naman ay from lowest to highest na inabot ng graph. So, pinakamababang part ng graph na given ay nasa x-axis. Kapag nasa tapat ng x-axis, yun ay 0. Again, kung mapapansin, ang endpoint ay walang shade. So, ibig sabihin, hindi included ang 0. So, gagamit tayo ng parenthesis dyan. And, umabot siya pataas hanggang 18. Again, ang endpoint ay hindi shaded. So, hindi included ang 18. So, both parenthesis ang ginamit natin. Open parenthesis, 0, 18, close parenthesis. Para mas maintindihan, another example. So, example number 2, ang domain, again, ay ang points na tinamaan ng line from left to right. So, ang pinaka-left niya ay nasa tapat ng 4 at ang pinaka-right niya ay nasa tapat ng 28. Kung mapapansin, ang endpoints ay shaded. Ibig sabihin, included ang dalawang endpoints. So, kapag included, gagamit tayo ng brackets. So, ang domain natin ay 4,28 na naka-brackets. Sa range naman, from lowest to highest na tinamaan ng graph. Kung mapapansin, hindi naman umangat or bumaba ang given na graph. Nakatapat lang siya sa negative 4. So, ang range dito ay negative 4. Gumamit tayo ng braces kasi specific na negative 4 ang range. Another example, para sa number 3, again, ang domain ay ang inabot ng graph from left to right. Pay attention na lang kung shaded or not shaded ang endpoints. So, from left to right, ang pinaka-left na inabot ng graph ay negative 12 at ang pinaka-right na inabot ng graph ay sa tapat ng negative 4. Kung mapapansin, sa tapat ng negative 12, ang endpoint ay shaded. So, ibig sabihin, included ang negative 12. At sa tapat naman ng negative 4, hindi shaded ang endpoint. So, ibig sabihin, hindi included ang negative 4. So, magiging sagot natin sa domain, gagamit tayo ng bracket, then negative 12, comma, negative 4 parenthesis, or close parenthesis. And for the range naman, from lowest to highest na inabot ng graph. Ang pinakamababa na inabot ng graph ay sa tapat ng negative 9. At ang pinakamataas na inabot ng graph ay sa tapat ng positive 3. Take note na lang sa mga endpoints. Sa tapat ng positive 9 ay hindi shaded ang endpoint. At sa tapat ng positive 3, shaded ang endpoint. So, ibig sabihin, sa negative 9, hindi included. Or ang negative 9 ay hindi included.
at ang positive 3 ay included. So, ang magiging sagot ay parenthesis or open parenthesis, negative 9, comma 3, bracket.